Ito ang bansa na nabubuhay ang mga tao sa utang. Yes guys, you heard it right. Hindi lang Pilipinas, taga-Pilipinas ang namumroblema ang mga nangungutang. So itong bansang to, ang mga tao ay talagang nabubuhay sa utang. Bawat galaw, bawat shopping, lahat ng paggastos, lahat yan ay napupunta sa utang. So eto guys, ang sinasabi ko, anong country ba yung sinasabi ko? Of course, this is United States of America. So lahat ng ginagawa namin dito is utang. So magsha-shopping ka, mag-grocery ka, utang yan at babayaran mo yan sa end of the month. Of course, ang ginagamit namin is yung credit card. So sa credit card, pag magsha-shopping ka, ikakaskas mo lang yung credit card mo and then pagdating ng end of the month, saka mo siya babayaran. So kahit guys, yung mga sasakyan, di ba, kumpara dyan sa Pilipinas na usually pag bumibili tayo ng sasakyan is cash, 'di ba? Na eto yung cash, pagbili ng sasakyan dito sa Amerika hindi uso ang cash. So halimbawa yung pag bumili ka ng sasakyan, babayaran mo siya ng halimbawa in 3 years. So monthly meron kang binabayaran na halimbawa $200, $240, mga 10,000 pesos a month sa pagbili mo ng sasakyan. So hindi yan usually cash. So kahit sa bahay, kahit yung pagbili ng mga bahay dito, halimbawa mga 2 bedrooms dito sa area namin, 2 bedrooms probably nasa 800,000. So 600,000 to 800,000. Lagay natin 700,000 yung 2 bedrooms. Yung 700,000 is times magkano, 55. So nasa how many million this is? 38 million. So mga 38 million. So tingin mo yung 2 bedrooms na yun na 38 million pesos, tingin mo bibilhin namin ng cash? No, not hindi binibili ng cash dito. So yan, babayaran mo yan in span of 30 years. So halimbawa kung yung 38 million, halimbawa 700,000 ang monthly mortgage mo is halimbawa, ang babayaran mo monthly is halimbawa 2,500 a month, ganon. So lahat yung 2,500 a month, yung babayaran mo sa sasakyan na 400 a month, yung groceries mo, yung bills mo, lahat yan is nasa credit card. So kaya lahat kami dito ay nabubuhay sa utang, hindi dahil meron kaming sasakyan, meron kaming bahay na bibili namin, lahat is meron kaming cash. No. So lahat yan ay babayaran natin sa end of the month. So paano nakakasigurado itong mga companies na mababayaran sila, na lahat ng ginamit mo, pangkaskas mo doon, na ginastos mo is mababayaran ka? So kasi guys, dito sa United States is importante yung tinatawag na credit worthiness. So ibig sabihin, ito yung kung gaano kagaling magbayad monthly ng mga bills mo. And yun, meron yung score. So yung score na halimbawa maganda kang magbayad is halimbawa score niya is 661 to 720. Ibig sabihin okay ka. Pero yung halimbawa 781, 850 pataas, ibig sabihin you're an excellent payer. So pag excellent payer ka, makakakuha ka ng mga credit card na matataas yung mga benefits or yung mga card na matataas yung mga allowances, kung magkano yung spending limit mo, ganon. And then halimbawa bibili ka ng mga sasakyan, i-check nila yung credit worthiness mo kung pauutangan ka ba nila. Or kung bibili ka ng bahay, i-check na yan, pinaka-importante. I-check nila yung credit worthiness mo kung marunong ka ba na magbayad. So i-check yan ng mga banko. So pag mataas yung credit worthiness mo, mataas yung score mo, may possibility na mababa yung mga interest na ibibigay sa'yo. Kasi syempre, yung babayaran mo yung bahay in 30 years, halimbawa. So, merong interest yan monthly. So, depende yan kung gaano kataas yung credit mo, credit worthiness mo, ganun din yung corresponding na interest na ibibigay sa'yo ng banko. And kung pautangin ka ba ng banko. Kaya kung hindi ka marunong magbayad, natural na mababa yung credit score mo at hindi ka makakabili ng mga mababa yung, baka hindi ka pa nga makapag-open ng mga credit card kung mababa yung credit worthiness mo kasi hindi ka marunong magbayad. So paano ka bibigyan ng credit card? So ayun guys, yun yung importante dito sa Amerika, na hindi dahil nabibili namin ng lahat is
is may pera kaming cash. No, lahat yan is ginagamit namin yung card at babayaran mo sa end of the month. Kaya guys, dito sa sobrang mahal ng mga bilihin, mataas yung cost of living. Kaya karamihan ng mga tao dito, especially marami ako makakilala mga Pilipino ng mga nagdo-double job sila para lang mabayaran yung mga credit card bills na na-accumulate every month. So ayun guys, so actually diyan sa Pilipinas mas okay nga diyan kahit papaano sa Pilipinas, kasi we learned or natututo tayo na kung ano lang yung meron tayo, yun lang yung i-spend natin, di ba? Na kung may pera ka, edi ito lang yung pambili mo. Hindi tayo masyadong nangutang or yung may iba man dahil talagang walang wala. So, kailangan mong mangutang. So, yun na parang, which is good, kasi kung ano lang yung meron ka, then yun lang yung kaya mong ano, hindi yung dito na nababaon ka sa utang. Alam nyo ba guys, dito sa Amerika, marami dito ang hindi nakakabayad ng kanilang mga credit card, mga mortgage, mga rent every month. Kasi, di ba, hindi naman ganun kadali na lahat na yung may trabaho, ganun, or nag-spend sila ng more than they can earn. So, alam mo yon, they spend more than na they can chew. So, kaya kailangan din dito kung ano na talagang magtipid ka, di ba, para nababayaran mo yung mga credit card debt mo. Kasi nakaka-apekto yan dun sa credit worthiness mo. So, ayun lang guys yung sharing ko today. At sana meron kayong natutunan. And kung hindi pa kayo nakafollow sa page namin, please follow and share this video para marami ding makaalam. Di ba? So, that's all for today. Thank you guys for watching. Bye!